Hello guys, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel, Butchok TV. At higit sa lahat guys, no? Welcome back sa ating Little Butchok Strawberry Farm. So, good news guys, no? Ang ating mga strawberry ay hindi na mapigilan ang kanilang pamumulaklak guys, no? Kinik mo yung araw na to, February 7, no? 2022, no? Especially yung mga nasa plot guys, no? Yan. Lahat sila ay karamihan ay namumulaklak na guys, no? So, pamaya guys, no, ituturo ko kayo guys kung ano na meron sa ating strawberry. So, ngayon guys, ang pag-usapan naman natin guys ay yung isang tanong ng ating viewers guys, no? Yan. Ang tanong nyo guys is, ilang buwan ba pwede magbigay ng runners o maglabas ng runners ang isang mother plants, no? Yan. So, okay, no? Mukhang yung tanong guys is, may dalawang kasagutan guys, no? Pero i-check natin guys, o try natin na masagot to, no? Yung tanong na ito guys, no? Anyway guys, no? Ihanda ko yung mga halaman guys para mas maliwanag, no? Yung kasagot natin sa pamagitan ng ma-visualize nyo guys, no? Sa mismong halaman. Okay guys, no? Tara, isa na natin. So ayun guys, welcome back sa ating videos, no? Sa video. So ito guys ay, no, isang mother plants na, no. Yan, kasi, no, independent na siya guys, no. Galing sa kanyang mother plant, no. At kakaputo lang natin siya guys, no. 1 week pa lang guys, no. Yan, kaya ang tawag dito ay isa ng mother plants, no. Para mas clear guys, no, para mas maliro, no. Hindi na ito matatawag na runners guys, no. Yan, kasi nakaputol na siya sa kanyang mother plants. So ito ay isa ng mother plants pero hindi pa siya mature guys, no. Yan, pag sinabi runners guys, kung nakadikit pa siya sa kanyang mother plants, no. Pero pag siya ay nakakat na, independent na siya, no, isa na siyang ganap na mother plants guys, no. Yung nga lang, hindi pa siya mature. So, ang tanong ng ating viewers guys, no, is kung kailan to magpapasimulang magbigay ng runners, no. So, ngayon guys, no, 1 week na ang lumipas. So, after 1 week guys, no, ayun guys, oh, may lumalabas na rin na isang runners guys, ayun, oh. Yan, kung nakikita po ninyo, no, meron na rin po siyang runners, no. Yan, pero itong runners na to, kung papansin nyo guys, gaya ng mga nakarang mga video natin, no, lumabas man yung runners na yan, pero hindi siya healthy, no. Kasi itong mother plants na to is hindi pa naman siya matured, no. Yan, so ibig sabihin guys, no, yung tanong ng ating viewers, no, kung magbibigay pa siya ng runners o mga ilang buwan bago magbigay ng runners yung mother plants, no, hindi na kailan po ng isang buwan boss, no, ma'am, no, simple lang po, no, basta nabuhay na yung kalilipat mo lang na kakaputo mo ng runners sa kanyang paso, no, anytime pwede po siya maglabas ng runners. Sabi natin 2 weeks, yan, no, pag 2 weeks, yan, maglalabas na yun ng mga dalawang runners, no, hanggang 3, no. Yan. Pero ang ano doon is hindi healthy yung mga runners nga guys, no. So ito, paglabas ng konti yan guys is puputulin ko na rin kagad yan kasi hindi rin healthy ang nalabas na runners na yan guys, no. Yan. Pero hindi naman lahat na ganun ang sitwasyon guys, no? May mga runners na matured, no. Gaya ng sinabi ko nga, di ba? Pag ang runners ay pinamatured mismo sa kanyang mother plants, no, anytime pwede siya magbigay ng runners na healthy at saka bulaklak, no. Yan. So depende guys, no. Yan. Pero yung due niya para magbigay ng runners 2 weeks lang po, no, makapagbibigay na siya ng runners, no. Yan. So ito ay isang hindi pa matured na mother plants kasi 1 week pa lang siya na pinuto sa kanyang mother plants, no. Pero yan, anytime pwede siya magbigay ng runners or hindi rin natin alam kung makapagbibigay rin siya ng bulaklak.
Ayan guys, no, so natanong natin yung ating tanong, no? Ay nasagot natin yung isang katanong ng ating viewers, no? Sana po mas malino, nalinawan po kayo, sir, no? Kaya kung mag-alaga po kayo ng strawberry, mother plants o runners, no? Yan, alam nyo na po kung ano yung pipiliin po ninyo. Isang matured mother plants o isang mother plants na kakaputol pa lang sa kanyang mother plants, no? Okay. So yun guys, is i-update ko kayo kung ano meron sa ating mga strawberry. Tara. So dito guys, sa plot ng kingberry, no? So may mga ilang ayun na guys, no? Yan, no? Na namumuklak na guys, no? May mga bunga na. Ayan, no? Ayan, no? Ang bibilog ng mga ano guys, eh. Yan. So ayan guys, no? Ayan, bubulalas na yung mga buklak na guys, no? Ayan. So sapat na to guys ng kimberry, no? Halos meron ng anim po. Marami na rin, no? Kasi yung iba is lumalabas na talaga yung kanilang mga usbong na bulaklak. Anyway guys, no, lalo na ako nakita, no, na isang panibagong tips, no, kung pa natin malalaman na ang isang strawberry ay handa na siya sa pamumulaklak guys, no. Mayroon tong may tinatawag na buntis, no, yung pagbubuntis guys, no. Explain ko sa inyo guys kung ano ba yung ibig sabihin ng o ano ba yung isang way para malaman kung magbubulaklak na yung strawberry, no, kung siya ay buntis, no. Malalaman natin kung paano malaman na ang isang strawberry ay buntis guys, no. Yan, so dito guys marami na talagang bulaklak, no, sa kabuhangan, no. Ayan, so nakaapon guys, nilagyan ko siya ng dayami, no, para lahat ng mga bulaklak niya, no. Yan, alam na kung saan babagsak guys, no. Ayan, so talagang tuloy-tuloy na lahat yung kanyang pamulaklak na yan, bunga. So dito guys sa Tsutsutomi guys, no, halos kalahati na dito ay namumulaklak, no, yung mga bunga na guys, no. Yan, so hindi na mapigilan guys, no. Ito guys, no, mapagilid, mapagitna. Ayan, lumalabas na sila guys, no. Ito guys, so okay, no. So yan yung update natin guys sa ating mga strawberry dito sa plot, no. Maraming din tayo dito guys, no, yung mga nakapaso. Ayan, ito guys, so ito yung nakita kong bulak bunga na siguro ito yung parang anlapad dito guys, no, parang kambal, no, yung bunga nya. Ayan. Ayan, so iba naman guys is patuloy pa yung nagbibigay ng runners, no. Iba naman ay bulaklak na guys, no. Ganito, no? Tutulis ng strawberry guys, no? Mukhang malaki to guys, no. Yan, yan. So pag-usapan natin guys sa susunod na video ko, no, kung paano natin malalaman na buntis na yung mother plants guys, no. Yan, so base sa observation ko guys, no, may nakita ako, no, na kakaiba sa strawberry, no, kung siya ay buntis, no, or hindi, no. Yan, at ano ang sinyalis ng kanyang pagiging buntis guys, no. Yan, so yan yung ating strawberry na sa paso. Yan, ito naman yung mga mother plants natin na natira, no. So yung mga ilan dito guys na mamumulaklak na rin, no. Ayan, ayan. So ayan guys, no, yung update ng ating strawberry, no. Ayan, ito naman guys yung mga nasa gilid lang guys na plot, no. Pinagtatanggal ko yung mga maliit na mga runners na nasa gilid lang ng plot, kaya kinundisyon ko siya, nilagay ko siya sa isa ng paso, no. Ngayon ay tumataba na sila guys, no. Yan,
dati para sila mga ano no, gantang gulay lang nung nasa gilid sila ng plot no, kasi napag-iwanan sila. Ngayon no, sumisibol na sila lahat no. Ayan. At yung mga ilan dyan guys is yung mga multiple crown no, pinag-iwahiwalay ko para mas maganda yung tubo nila guys no. Ayan. Okay guys no, so yun yung ating simple update ng ating strawberry sa araw na ito. So yun natin pag-usapan guys yung sinasabi ko na yung pagbubuntis no, ng strawberry. Para natin malaman na buntis ang isang strawberry or handa na siyang magbulaklak no, o magbigay ng bunga. Okay guys no, maraming maraming salamat at kita kita sa ating susunod na video. Pero bago lahat, bago nyo tapusin itong video na ito no, kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe no, pinutin ang notification bell all. Kung din, pag nagustuhan nyo ang video, pwede nyo to like saka i-share na rin no. Pero kung may ma-inquiry po kayo guys no, huwag nyo kalimutan mag-comments para masagot natin through video guys no. Okay, maraming salamat at kita kita sa ating susunod na mga video. Bye!